Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Alam mo kung anong tinutukoy ko, Lina? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Kung ayaw mong sabihin sa akin, edi wag. Kilala ko na ang tatay ni Annelyn. Ako. Hindi totoo yan. I'm a doctor, Lynette. Sa tingin mo, sasabihin ko sa'yo to, na wala akong pinakahawak ang ebidensya? It's a DNA test. Kaya huwag ka na magsinungaling. Nag-match ang DNA namin ni Annelyn. Kaya ibig sabihin nun, ako ang tatay niya. Tubig ka muna. Baka nabusan ka na ng luha dyan eh. Salamat ah. Pasensya ka na, naabala pa kita. Ano ka ba? Wala yun. Ito naman, para kang others. Basta, kasapin mo na lang nanay mo pag uwi mo, ha? Siguro naka-uwi na yun. Hindi ko na siya makakausap. I just saw your mom talking to Dr. Danyag, and if I'm not mistaken, umiiyak siya. Ha? Ano na naman kaya sinasabi nun? Nakakahiya! Ako, Mars. Sana pa kayo usapan ni Dr. Tanyag na huwag na sanang umalis si Doktora Santos, no? Kaya nga eh. Pero alam mo, ito rin ang mga ospital ang mawawalan pag nawala si Doktora Santos. Kasi sayang pag napunta siya sa ibang hospital. Mm. At bakit naman sayang? She's not even a top caliber doctor. Batang genius lang kasi may photographic memory. Doon lang siya umangat. Pero pagdating sa sound judgment, ang layo niya sa amin, no? Correct. At talagang si Dr. Tanyag pa yung gusto niyong pumigil sa kanya. Who is she anyway? I know, right? Baka gusto niyong sumama sa kanya. Sabihan niyo lang ako. Okay, let's go. Ito si Dr. siguro talaga yun. Pera ng tao na. Siguro naman hindi ka na magsisinungaling, Lynette. Tulad ng ginawa mo sa akin dati. Oo. Ikaw ang tatay ni Annelyn. Pero ayoko ng gulo. May pamilya ka. Kilala kang doktor. Mataas ang estado mo sa buhay. Hindi mo kailangan si Annelyn. Pero kailangan ako na anak ko. Hindi ko siya dapat pinabayaan. Pinabayaan ko siya dahil hindi ko alam na anak ko siya. Hindi mo alam? Baka nakakalimutan mo? Sinabi ko sa'yo noong nakakis ako, pero ang ginawa mo, pinagtamuyan mo ako. I'm really sorry, Lynette. Pero magulo ang isip ko noon. Pero ngayon, handa ko na harapin ang responsibilidad ko kay Annelyn. Hindi, RJ. Ayoko. Nagiusap ako sa'yo. Huwag mo sasabihin kay Annelyn yung totoo. Pero gusto niya mahanap ang tatay niya. Hindi totoo yan. Mag-aaway lang kami ni Annelyn kaya na hinahanap ang tatay niya. Galit siya sa'yo at ayaw kanyang makita kahit kailan. Hindi ako naniniwala. Nararamdaman ko yung longing niya para mahanap niya ang tatay niya. RJ, please. Please. Makinig ka sa'kin. Isipin mo ang magiging sitwasyon ni ng dalawa ni Annelyn. May pamilya ka. Hindi mo sa pwedeng kinalanin sa harapan ng mga tao. May asawa ka na kaya akong sirain. Na kayang gawing impyerno yung buhay ng anak ko. Isusumpa kami ng mga tao. Magiging masama ang tingin nila sa amin, lalo-lalo na yung anak mo at yung asawa mo. Kaya nakikin ako sa pag-usayo, please. Please, Margie. Huwag mo nang kuloyin ang buhay namin ni Annelyn. Please, nakikiusap ako sa'yo. Nay? Dok? Nabit po kayo may iyak?
Ano nangyayari? Pasensya na, Dr. Santos. Nag-uusap na kami ng nanay mo at meron kang kailangan malaman. Ano po yun? Sinasabi lang niya sa akin kung gaano ka kanya kamahal. At ang kapakanan mo lang ang iniisip niya. Ay, sorry po sa mga masasama ko pong nasabi po sa'yo. Hindi naman po totoong gusto ko pong hanapin si tatay eh. Hindi ko po makakalimutan yung ginawa niya po sa ating iniwan niya po tayo. At hindi po kita ipagpapalit sa kanya. Simula pa lang talaga. Tayong dalawa lang talaga. Diba? Palagi mong tatandaan. Mahalaga ka sa akin. Kaya mong ipagpalit. Kahit na ano. Para lang sa'yo. Katandaan mo yun, ha? Huwag na po kayo ma-stress na eh. Okay na po sa akin. Mag-resign po ako.